How to win the battle of the tongue. Tatlong bagay lang po ito, mga kapatid. Paano natin mapagtatagumpayan ang ating pong pakikipagtunggali sa ating pong dila? Number one, total self-evaluation. Napakahalaga na maunawaan po natin na dapat sinusuri po natin ang ating pong sarili. Sabi ng Lucas chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano nag-uumabaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. From the abundance of the heart, the mouth speaks. So, hindi mo babantayan yung sinasabi mo. Ang babantayan mo ngayon, yung puso mo. Kasi baka kaya ka nakapagsasalita ng hindi maganda. Dahil yung puso mo ay puno ng sama ng loob, puno ng hinanakit, puno ng galit, hindi pagpapatawad, pain, bitterness, resentment, all these things. Kaya hindi mo makita na yung tao ay pwedeng gumawa ng mabuti. Sometimes, maging sa relasyon natin sa Diyos, hindi natin na-appreciate yung ginagawa niyang kabutihan sa atin. Parang yung iba, di ba? Ngayon, medyo mainit ang sikat ng araw, pero bigla na lang uulan. Ano ba yan? Pabago-bago ang panahon, di malaman. Isisikat ang araw, tapos uulan. Pasalamat tayo, di ba? Kahit papano sumikat ang araw, nakatuyo tayo sa paglalaba, umulan. Kahit papano, yung mga taong nagtatanim, may mga taong may inaalaga ang mga halaman, kahit papano, nakatipid sila sa tubig. So, maaaring sa atin hindi mahalaga, pero sa ibang tao, mahalaga yon. At ang katotohanan nga, sabi ng Bible, pinasisikat ng Diyos ang araw sa mabuti at masama, at nagpapaulan din siya sa mabuti at masama. So, it's all in the point of view ng isang tao. Kung mabuti ang kanyang puso, mabuti ang kanyang nakikita. At kung masama ang kanyang puso, masama rin ang kanyang nakikita. Kaya nga, sabi ng Bible, from the abundance of our heart, our mouth speaks. So, there has to be a total self-evaluation in our life. Ask yourself right now, sa inyong kinalalagyan, ano ba ang laman ng puso ng bawat isa po sa atin? Ito ba'y mabuti? O ito ay puno ng sama ng loob? Number two, total surrender. Okay? So, bakit total surrender? Sabi ni Isaiah chapter 6, verse 7, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. It was Prophet Isaiah na nangungusap ang Diyos sa kanya, but he saw himself not worthy to come before the throne of God. Okay? Kaya sinasabi niya, woe to me! Okay? Kaaba-aba ang kalalagayan ko sapagkat nakita ko ang laylayan ng damit ng Diyos. Pero sinabi ng anghel ng Diyos, kumuha ng baga at idinampi sa kanyang bibig. Bakit? Kasi ang totoo, that was the point in time na si Isaias po ay nagsuko ng kanyang sarili sa Panginoon. The truth is, pag tayo po ay totoong nagsusuko ng ating sarili sa Panginoon, there is total surrender in our life. Ito po nagiging dahilan para magsimula ang katuparan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Sa buhay po ni Isaias, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. So every time we come to God, every time we evaluate ourselves, and every time we confess our sins, sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pangatlo at panghuli, total self-sanctification. We have to sanctify ourselves. Sabi po ng Efeso chapter 6 verse 27, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga bagay na maaaring makasakit sa ating pong kapwa. Now, baka isipin naman nyo, paano yun, Pastor? Mali yata yung kanyang ginawa. Paano ko siya i-confront? Okay? Pwede mo siyang i-confront constructively. Pwede mo sabihin sa kanya, alam mo,
Romel, mahal kita eh. Gusto kong makita na mangyari ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang gusto ko ipakita sa iyo na maaaring mahadlangan yung plano ng Diyos sa buhay mo kung itong bagay na ginagawa mo ay hindi mo babaguhin. Pero kung papayag ka, sasamahan kitang mananalangin, tutulungan kita. I will be your accountability partner para unti-unti ay mangyari ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Okay? Sometimes, we become harsh to the people that we are so familiar with, sa ating asawa, sa ating mga anak, o sa mga tao na masasabi natin, kaibigan-kaibigan natin, o yan ka na naman, umere ka na naman, tindi talaga ng arrival mo. Yung mga ganun pananalita na in the natural, maaari po nating sabihin, magkabagang naman kami, kilalang kilala ko naman siya, maaari. Pero there is also a point na pwedeng gamitin ng kalaban yon against you para yung relasyon ninyo ay mawasak. Pero kaya nga bilang mananampalataya, sinasabi ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, huwag tayong gumamit ng masasamang salita. We must sanctify ourselves. Dapat hindi na nadidinig sa atin ang mga salitang makasasakit ng kalooban ng ating kapwa. Dapat tulungan natin ang ating sarili na tulungan yung ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay na encouragement, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalakasan sa kanila para mapagtagumpayan nila ang mga kahinaan na meron sila.